Noong unang panahon, mayroong isang mayamang lalaki na may tatlong anak na babae. Dalawa sa kanila ay talagang sakim at makasarili. Ngunit ang isa ay may puso na puno ng pagmamahal at kabaitan. Isang araw, nakatanggap ng balita ang kanilang ama na ang kanyang mga barko ay lumubog dahil sa bagyo. Nawala ang kanyang kabuhayan at ang tanging naiwan sa kanya ay ang bahay nila. Ang dalawang sakim na magkapatid ay naiinis sa sinapit na kapalaran. Wala silang ginagawa buong araw kundi ang umupo at magreklamo. Si Beauty lang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Maya-maya, nabalitaan ng ama na ang isa sa kanyang mga nawawalang barko ay napadpad sa daungan. Naghanda siya upang puntahan ito agad. Bago siya umalis, tinanong niya ang mga dalaga. Ano ang gusto niyong pasalubong pagbalik ko? Damit! Sapatos! At alahas! At ikaw, Beauty, ano ang gusto mo? Isang rosas lang po, tatay. Matapos ang mahabang paglalakbay, dumating ang ama sa daungan. Ngunit wala nang laman ng barko at hindi na rin ito magagamit. Malungkot at pagod, naglakbay na siya pabalik. Halos madilim na nang marating niya ang kagubatan. Napakalamig dahil nagninyebe. Maraming oras siyang naglalakbay sa niyebe sakay ng kabayo. Sa wakas ay may nakita siyang kastilyo na bukas ang mga ilaw. Pumasok siya sa pag-asang baka makahingi siya ng tulong. Kakaiba ang kastilyong ito. Bukas ang lahat ng ilaw. Puno ng pagkain ng hapagkainan. At may apoy sa tsimeneya. Ngunit walang tao. Tumatawag siya ng tao po. Ngunit walang sumasagot. Di na makapaghintay pa, kinain niya ang pagkain sa mesa. At pagkatapos ay natulog siya sa isang kwarto. Nang magising siya kinaumagahan, natagpuan niya ang bagong damit sa tabi ng kama. Pagbaba niya, isang masarap na almusal sa mesa ang nakahain para sa kanya. Siguro ay pag-aari ng isang matulungin na diwata ang kastilyo na ito dahil hindi niya ako tutulungan kung hindi. Nais ko siyang mapasalamatan. Nang paalis na siya, napansin niya ang hardin ng mga rosas. Hindi ko man maibibigay ang hiling ng dalawang anak ko. Ang hiling ni Beauty ay maibibigay ko, naisip niya sa sarili. Pagpitas niya ng isang rosas, parang lumindol sa paligid dahil sa malakas na ungal. Isang nakakatakot na halimaw ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Halos mahimatay siya nang makita ang halimaw. Niligtas ko ang buhay mo. Pinakain kita at binigyan ng bagong damit. Tapos ay pagnanakawan mo ako ng rosas? Ito ba ang pagpapasalamat mo? Lumuhod siya at nagmakaawa. Sinabi niyang nais lamang niyang ibigay ang rosas sa kanyang anak na babae. Dapat kang maparusahan sa ginawa mo. Patawarin mo ako. Patatawarin kita sa isang kondisyon. Kausapin mo ang iyong mga anak na babae. Kung ang isa sa kanila ay sumang-ayon na manirahan dito, hahayaan kitang mabuhay. Sumakay agad siya sa kanyang kabayo at malungkot na umuwi. Pagdating niya sa bahay, nakinig lamang sa kwento ang dalawang sakim na magkapatid. Ngunit hindi nila pinansin ang banta ng halimaw. Pero iba si Beauty, mahalaga sa kanya ang buhay ng ama. Tatay, kung papayag ka, tinatanggap ko ang panukala ng halimaw. Agad na sumang-ayon ang dalawang magkapatid dahil iniisip nila
nakasalanan ni Beauty ang masamang pangyayaring ito. Malungkot at walang magawa, dinala ng ama si Beauty sa kastilyo. Pagdating nila, ang lahat ay tulad ng dati. May pagkain sa mesa at walang ibang tao. Dumulog sila sa hapag at nagsimulang kumain. Maya-maya, lumabas ang halimaw. Nanginig sa takot si Beauty dahil tulad ng kwento ng kanyang ama, nakakatakot nga ang halimaw. Tinanong siya ng halimaw ng may mahinahon na tinig. Pumunta ka ba dito sa iyong sariling kalooban? Opo. Kung gayon, ay makakauwi na ang iyong ama sa umaga at hindi na pabalik dito. Pagising niya kinaumagahan, alam ni Beauty na nakaalis na ang kanyang ama. Pagbaba niya, isang masarap na almusal ang naghihintay para sa kanya. Namasyal siya sa hardin ng ilang sandali. Nalungkot siya nang makita ang mga rosas. Pagkatapos ay nilibot niya ang kastilyo. Ang isa sa mga pinto ay puno ng mga rosas. Nagtaka siya. Binuksan niya ang pinto at sumilip sa loob. Nakaayos ang silid tulad ng pinapangarap niya. Puno ito ng mga libro, bulaklak at mga instrumentong pangmusika. Naisip niya na ang tao na nag-ayos ng ganitong silid ay hindi makapipinsala sa sinuman. Napansin niya ang isang libro. Nakasulat sa ginto ang mga letra. Mahal kong Reyna, ang iyong naisin ay pag-uutos sa akin. Nais kong makita ang aking ama. Pagkasabi niya nito, lumitaw sa salamin ang kanyang ama. Namangha si Beauty. Naging lubos ang kasiyahan niya nang makita ang kanyang ama. Nang gabing iyon, sa hapunan, muling nagpakita ang halimaw. Maaari ba kitang saluhan, Beauty? Pagmamay-ari mo itong lugar, bakit mo ako tatanungin? Hindi. Sa iyo na rin ang kastilyong ito. Kung ayaw mo akong kasalo, aalis na ako. Nagulat si Beauty sa sinabi ng halimaw. May tatanong sana ako sa iyo. Sa tingin mo ba talagang pangit ako? Nung una, hindi niya alam kung anong isasagot, kaya tumingin siya sa halimaw at tumango, nagpapahiwatig ng oo. Maaari mo ba akong pakasalan? Ngayon ay nainis na si Beauty. Hindi, no? Malungkot na tumalikod ang halimaw at iniwan si Beauty. Gayunpaman, gabi-gabi ay sinasaluhan ng halimaw si Beauty sa hapunan at sinusuyo siya. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nasanay na si Beauty sa halimaw. Sana ay hindi siya ganong kapangit. Makalipas ang 2 buwan, hindi na takot si Beauty sa halimaw. Gusto na niya ito. Isang araw, nakita niya sa salamin ang kanyang ama na may sakit. Nagmamadaling pinuntahan niya ang halimaw at nagpaalam kung maaari siyang umuwi upang alagaan ang kanyang ama. Oo, pinapayagan kita. Pero kung hindi ka babalik, baka mamatay ako sa kalungkutan. Babalik ako matapos ang 1 linggo. Pangako! Binigyan ng halimaw si Beauty ng mahiwagang singsing. Kapag hinubad niya ito bago matulog, makakabalik siya sa kastilyo sa kanyang paggising. Kinaumagahan, nagising siya sa sariling kama sa bahay nila. Tumakbo siya agad sa kanyang ama. At nang magkita sila, sa sobrang saya ay bumuti ang pakiramdam ng ama. Kinahapunan, ang mga kapatid ni Beauty na kamakailan lang ikinasal ay bumisita rin sa kanilang ama. Nang makita nila si Beauty sa bahay, nagngit-ngit sila sa inggit at naisipan nilang paglaruan ng kapatid. Patagalin pa natin siya dito ng 1 linggo. Magagalit ang halimaw at papatayin siya. Lumapit ang 2 at umarteng kunwari ayaw nilang magkalayo silang muli.
nakumbinsi nila si Beauty na manatili ng isa pang linggo. Di nagtagal, hinahanap-hanap na ni Beauty ang halimaw. Isang gabi, napaginipan niya ito na nakahandusay sa hardin at wala ng buhay. Nagising siya na pawis na pawis. "Ang ginagawa ko ay makasarili." Agad niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri at nilapag iyon sa tabi ng kama niya. Pagising niya kinaumagahan, naroon na siya sa kastilyo ng halimaw. Naghintay siya sa pagdating ng halimaw, ngunit hindi ito nagpakita. Naghintay pa siya ng maraming oras, ngunit walang dumating. Biglang naalala niya ang hardin sa panaginip at naroon nga ang halimaw. Walang malay sa lupa tulad ng napaginipan niya. Nag-aalalang niyakap siya ni Beauty. Pumipintig pa ang puso ng halimaw. Bahagyang bumukas ang mata niya at hirap na nagsalita. "Akala ko hindi ka nababalik. Hindi ako makakain at handa na akong mamatay. Pero mahal kita at gusto kong pakasal sa'yo." Sa sandaling iyon, may hiwagang nangyari. Biglang nagliwanag at mas gumanda ang kastilyo. Gulat na napatingin si Beauty sa paligid at namangha siya. Paglingon niya sa halimaw, naroon at nakahandusay ang isang lalaki. Isa siyang bata at gwapong prinsipe. Dahil nawala ang halimaw, naiyak si Beauty. "Sino ka? At nasaan ang halimaw?" Tumayo ang prinsipe at nagsalaysay. "Ako ang halimaw. Isang masamang bruha ang kumulam sa akin. Ginawa niya akong pangit na halimaw. Kung hindi mo pa sinabi na gusto mong pakasal sa akin habang buhay ako mananatiling halimaw." Masaya si Beauty sa narinig. Dahil mabuti ang kanyang puso, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Nakasal si Beauty sa prinsipe at nabuhay silang maligaya magpakailanman.